Veritas News Alert Nationwide. Umapela ang sangguniang laiko ng Pilipinas sa mga mananampalataya na ipanalangin ang kaliwanagan ng kaisipan at pagkapasya ng bawat botante sa nakatakdang halalan. Paliwanag ni Marita Wasan, Pangulo ng Sangguniang Laiko ng Pilipinas, mahalagang ipagdasal at hilingin ang paggabay ng Panginoon upang makilala ng mga botante ang mga tunay na pinuno na kinakailangan ng bansa, hindi lamang para sa paglago ng ekonomiya, antas ng pamumuhay ng mamamayan at ang pagkakaroon ng payapang bansa. Gayun din ang panawagan ni Wasan sa mga kabataan kasabay ng paggunita ng Simbahang Katolika ng Year of the Youth. Giit ni Wasan, mahalaga ang ginagampanan ng mga kabataan sa mga usaping panlipunan na nasasaad na tema ng pagdiriwang na Filipino Youth in Mission, Beloved, Gifted, Empowered, lalo na batay sa tala ng COMELEC. 20 milyon mula sa 60 milyong rehistradong botante ay mga kabataan na nasa edad 18 hanggang 35 taong gulang. Magbabalik ang mga balita mamayang alas 9. Ako inyong kapanalig, Marian Navales Pulgo. Sumainyo ang katotohanan. Abangan muli ang Veritas News Alert Nationwide. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Daughters of St. Paul, Pauline's Media Center, located at number 2655 FB Harrison Street, Pasay City. Call 831-6430. Inihandog ng Society of St. Paul Philippines Macau at Veritas 846 ang Sambuhay Interactive. Isang oras ng Parish Youth Bible Encounter on Air. Enkwentro sa buhay at pagsamba. Sambuhay Interactive. Tuwing Biyernes mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Dito sa Veritas 846 ang radyo ng simbahan. Sambuhay Interactive. Kapanalig, kasali ka. Sambuhay Interactive. Makinig. Isang mapagpala at masayang gabi ng Biyernes sa mga kasambuhay at mga kapanalig. Happy Easter po sa inyong lahat. Sa ngalan po ni na Father Paul Marquez at ni Father Domi Guzman sa SSP, ako po si Father Albert Garong ng Society of St. Paul. Samahan niyo po ulit kami sa isang oras ng masayang sambuhay Interactive Parish Bible Encounter on Air. Enkwentro ng buhay at pagsamba. Hatid sa inyo ng Radyo Veritas 846 at ng Society of St. Paul, katuwang ang St. Paul's Audiovisuals at St. Paul Bible Ministry. Bilang ating pambungad na panalangin, babasahin ko po ang Psalm 117, ang Salmo sa Misa sa araw na ito. O pasalamatan ang Panginoong Diyos, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayaang sabihit kanilang ihayag, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Lahat ng may takot sa Panginoong Diyos dapat magpahayag. Ang pag-ibig niya'y hindi magwawakas. Ang batong natakwil ng nagtatayo ng tirahang bahay, sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod, o kahanga-hanga ang araw na itong ang Diyos ang nagbigay, tayo ay magalak, ating ipagdiwang. Kami ay iligtas, tubusin mo poon, kami ay iligtas, at pagtagumpayin sa layunit hangad. Ang pumaparito sa ngalan ng Panginoon ay pagpalain. Magmula sa templo, mga pagpapalay kanyang tatanggapin ang poon ng Diyos. Panginoong Lubos, kaming nagdiriwang ng iyong muling pagkabuhay, nawa ang pananampalataya naming ito ang maging daan upang maisakatuparan namin ang walang hanggang pagmamahal mo sa amin ang may galak at kapayapaan. Amen. Isang maganda at masayang gabi muli ng Biyernes sa lahat ng mga nakikinig sa ating programa. Happy Easter po muli sa inyong lahat. Para po sa mga pauwi pa lamang sa kanilang tahanan galing sa kani-kanilang mga opisina at trabaho, ingat po kayo sa inyong pag-uwi. Sa mga kapatid naman nating nagmamaneho pa lang sa mga oras na ito, dahan-dahan, tandaan makakarating din naman po kayo sa inyong paroroonan. Hayaan niyo po na samahan namin kayo sa isang oras ng masayang engkwentro
ng buhay at pagsamba. Dito lamang po sa Sambuhay Interactive Parish Bible Encounter. Nasa octave pa rin po tayo ng Easter at sa darating na linggo, ang ikalawang linggo ng muling pagkabuhay, ipagdiriwang po natin ang kapistahan ng Divine Mercy. Marami sa atin dito sa Pilipinas ang deboto ng Divine Mercy at for sure marami ang pupunta at makikipiesta sa mga Divine Mercy Churches. Halimbawa na lamang po dyan, ang National Shrine of Divine Mercy dyan po sa may Marilao, Bulacan. Hello po sa mga taga Marilao. Kaya naman po aming tatalakayin ang debosyong ito at paano nito pinapalago ang ating pananampalataya. Pero mamaya po yan. Ngayon po, dayuhin natin ang ating mga kasama dyan po sa National Shrine of St. Michael and Archangel San Miguel, Manila para sa inaabangang Parish Bible Encounter. Oh, mga kapatid, kamusta po kayo dyan? Ayan, magandang gabi, Father Albert. At isang masayang gabi sa ating mga kasambuhay at mga kapanalig. At Happy Easter, lalong-lalo na dyan sa ating mga nanonood via live stream sa ating Facebook. No? Kaway-kaway naman tayo dyan. Woo! Yun. Ako po si Brother Ian ng Society of St. Paul. At makakasama po natin ngayong gabi ang isa sa ating mga lay collaborators na si Miss Mary Joyce Chamorro. Andito po tayo ngayon sa National Shrine of St. Michael and Archangels dito po sa San Miguel, Manila para sa isa na namang Sambuhay Parish Bible Encounter! Yes! Woo! Isang magandang gabi sa inyong lahat at Happy Easter mga kasambuhay Easter. At kapanalig! That's right. Pero bago tayo magsimula, may konting trivia muna tayo tungkol dito sa National Shrine of St. Michael and Archangel San Miguel, Manila. Noong 1603, itinayo ng mga Heswita ang pambansang dambanan ni San Miguel at mga kasamang arkanghel na gawa pa noon sa bato. Kilala ang simbahang ito bilang San Miguel Church o Malacanang Church. Matatagpuan ito sa J.P. Laurel Corner, General Solano Street. That's right, Chami. Yeah. At kung titingnan ang disenyo po ang disenyo po ng simbahan, ito po ay may tinatawag na estilong European Baroque. Wow. At meron pang mas interesting pa na trivia dyan, no? Ito pong lugar na ito ay kilala dati bilang La Fabrica de Cerveza de San Miguel o mas kilala ngayon bilang San Miguel Brewery. Nako, yung mga kapanalig dating ngayon dyan tama. Na party-party. Mahilig mag-one bottle. Mahilig mag-one. No? Siguro, kilala nyo ang San Miguel Beer. Ito po dati yan unang ginagawa. No? At meron pang mas interesting na story dito sa ating parokya ngayon. Noong ika-17th at 18th century, merong pagtaas ng bilang ng populasyon ng mga Hapon noon dito. At sa katunayan, nakapagtayo sila ng isang community, ng isang komunidad. At noong taong 1611, tinanggap sila kasama ng mga Katolikong Pilipino noon, tinanggap sila ang itong mga Kristiyanong Hapon at pinumunuan ito ni Blessed Dom Justo Takayama, ang mahigit kumulang na 300 Japanese Christians na nagpunta noon dito sa Pilipinas noong 1614. Karagdagang impormasyon pa to, Brother Ian. Ayon sa ilang sources, ipinangalan ang parokya kay San Miguel sapagkat noong dumating ang napakaraming Hapon, may kanya-kanya silang bit-bit na katana at kabilang sila sa mga warrior class citizens ng mga Hapon. Dahil sa malakas na lindol at digmaan, nasira ang simbahan taong 1645. Taong 1913 naman, unti-unting naitayo at naipaayos ang simbahan sa tulong ni Doña Margarita Rojas de Ayala. That's right. And talaga namang very historical itong simbahan natin. At sa katunayan nga, dito po ikinasal ang ating dating pangulo na si Ferdinand Marcos at ang kanyang asawa na si Miss Imelda Marcos, no? At kinilala ito bilang isang pro-cathedral ng Archdiocese ng Manila taong 1944 hanggang 1958. Panahon kung kailan itinatayo ang katedral. At nililok ni Florante Boyet Caedo ang 12-foot bronze na ukit sa patio ng parokya. Kung makikita niyo diyan sa harap ng parokya, tama. At taong 1986, itinanghal ng CBCP at kinilala ang parokya bilang isang national shrine.
At ilan lamang po yan sa mga magagandang kasaysayan ng National Shrine of St. Michael and Archangel San Miguel Manila. That's right. Siyempre, wag na nating patagalin pa. Tawagin na natin ng buong diwa ang butihing parish priest ng National Shrine of St. Michael and Archangel San Miguel Manila. That's right. Nang, na walang iba kundi si Father Genaro O. Diwa. Ayan. Palakpakan. Wow. Ito po si Father Jenny ay professor ko po sa Loyola School of Theology. Kaya kaway-kaway, hi po tayo dyan sa mga ating, sa aking mga kapatid na brothers na estudyante ng Loyola School of Theology. Andito po si Father Jenny. Kamusta po, Father Jenny, ang inyong parokya? At malapit po kayo sa Malacanang, Father. Kamusta po? Okay naman. Para ang hirap sagutin. Meron po ba kayong gustong i-announce sa ating mga kapanalig na gustong bumisita dito sa ating simbahan? Inaanyayahan ko po kayong lahat dito sa National Shrine of St. Michael and the Archangels, lalo na ngayong mga panahong ito na maraming hinaharap ang ating bansa at ang ating simbahan at ating mga personal na buhay sa pakikipagtunggali sa kampo ng kadiliman at ng masasama. Marami tayong spiritual battles na sinusuong sa mga panahon na ito. Kaya napakagandang paalaala sa atin na ang pamimintuho o debosyon natin sa mga anghel ay malaking tulong sa simbahan at sa mga mananampalataya para mapagtagumpayan ang mga spiritual battles na hinaharap natin. At ito din ang panawagan ni Pope Francis na yung pagka-reinstitute niya ng prayer to St. Michael the Archangel araw-araw para ipaalala sa atin na may tumutulong sa ating patagumpayan yung mga hinaharap natin. Maraming salamat po, Father, sa inyong mga information at announcement for the spiritual battles. Magandang tulong yan para sa ating parokyano. Right. Pero Father, ano-ano po ang mga gawain o biblical apostolate ninyo dito sa parokya? At paano ninyo po inikayat ang mga parokyano, lalo na na makiisa sa biblical apostolate ninyo? Meron po bang mga challenges na hinaharap ngayon sa parokya? Normally naman, yung biblical apostolate, yung pagpapahayag ng salita ng Diyos at pag-aaral ng salita ng Diyos, unang-una, yung kadalasan kahit naman sa ang parokya, yung pagdiriwang ng liturhiya na kung saan ang salita ng Diyos ay ipinapahayag at ipinaliliwanag at ginagawang batayan ng panalangin at pagdiriwang ng simbahan. Isang masidhing pagpupunyagi ng shrine na ang aming liturgical celebrations ay maging biblically founded. So, iyan naman na lahat ng simbahan na ginagawa yan. Kalawa, yung pag-aaral dito sa National Shrine, meron kaming pag-aaral dalawang beses isang buwan kung saan inaaya namin lahat ng mga active members at yung hindi active members, lalo sa mga BECs na magkaroon ng pag-aaral, at kaming mga pare ang nagbibigay nito every second Friday and fourth Friday of the month para sa pagpapalalim sa pag-unawa ng salita ng Diyos. At sa mga mga grupo sa simbahan, yung kanilang mga formation program, makikita naman natin na ang lahat na ito ay pinanggagalingan ay ang salita ng Diyos. Kaya basically, wala namang gawain ng paghuhubog at pagtuturo na hindi ang pinagmumula na yung salita ng Diyos. Ayan. Very buhay na buhay ang ating parokya, no, dito. Yes, very active ang ating mga That's right. Dito sa parish. Opo, maraming salamat, Father Genaro Diwa. Naway magtuloy-tuloy po ang ating mga gawain, no, sa ating parokya. Yes, tama. At magpatuloy lang sa pagpapalaganap ng ating ng Word of God. Ayan. At sa aming pagbabalik, matutunghayan natin ang tagisan ng kaalaman ng mga parokyano ng National Shrine of St. Michael and Archangel San Miguel dito sa Parish Bible Encounter. That's right, partner. Alam naman natin na hindi pa huhuli ang parokyang ito sa pagbabasa ng Biblia at mukhang excited na yes, excited mukhang na sila. Yes, mukhang excited na excited sila. Chami. At bago tayo mag-commercial, paalala lang para sa ating mga contestants, and ang coverage ng ating quiz ay mga liturgical readings na sa banal na misa simula noong Lunes hanggang ngayon parating na Linggo.
medyo kailangan talaga nilang magbasa at matinding dasal para makasagot sila. Kung araw-araw naman kayong nagsisimba at nakikinig mabuti, madali ninyong mapaperfect ang Bible quiz. At syempre, may naghihintay na premyo sa ating mga kalahok na mananalo sa gabing ito. Mga kapanalig, mga kasambuhay, huwag na huwag po kayong aalis dyan. Andito po kami sa National Shrine of St. Michael and Archangels dito po sa San Miguel, Manila para sa Sambuhay Parish Bible Encounters sa Veritas. Back to you, Father. Back to you, Father Albert. Alright, maraming salamat po Father Jenny Diwa at sa National Shrine of St. Michael Archangel sa San Miguel, Manila. Maraming salamat din sa ating dalawang bagong-bagong host, si Brother Ian at si Ate Chami talaga naman. Ha? More power po sa ating proyekto dyan sa mga parokya, Father Jenny. At maya-maya po, balik po tayo, matutunghin po natin ang masayang parish Bible encounter pagkatapos po ng ilang paalaala. Sambuhay Interactive. Makinig. Meron kape, no meron kape. Mixed and herbal coffee. Pagod na pagod, pag ako'y nakamixed in coffee, talagang gabi ang energy. Talagang makakatulog ka na lang mahimbing. Ating kape, mixed and herbal coffee. Everyday po yung mixed in coffee, lalong na-improve po yung ano ng bowel movement ko. Ang ating kape, mixed and herbal coffee. Ang ating kape, mixed and herbal coffee. Ang mixed and herbal coffee, mabibili sa Pure Gold, C&S Supermarket, Novo Supermarket, MLO's Grocery and Pharmacy, at Doc Alternativo Center. Santon Plus Herbal Capsule. Ako si Portia Andrade. Masakit yung ulo ko. Narinig ko sa radyo, Santon Plus. Sinubukan ko magamit. Ngayon, yung ulo ko hindi na sumasakit. Maraming salamat sa Santon Plus. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Mga payo kaligtasan para sa lindol. Gawin ng drop cover hold sa ligtas na bahagi ng bahay. Hanggat maaari, agad na pumunta at buksan ang pintuan para makalabas ng gusali, dumapa sa ilalim ng matibay na lamesa at humawak dito at protektahan ang iyong ulo ng iyong mga kamay. Lumayo sa mga bintana, dingding, cabinet na gawa sa salamin at sa mga mabibigat na bagay sa inyong kinaroroonan. Mag-ingat sa mga inaasahang bagay na maaaring bumagsak. Maging alerto at mapagmasid sa inyong kapaligiran. Kung kayo ay nasa labas ng tahanan o ng mga gusali, lumayo sa mga punong kahoy, poste ng kuryente at mga konkretong gusali na maaaring bubagsak. Iwasang puntahan ang matatarik na lugar na posibleng maapektuhan sa pagbuho ng lupa. Kapag kayo ay malagat at makaramdam ng malakas na pagyanik, agad na lumikas sa mas mataas na lugar dahil sa posibleng tsunami. Kapag kayo ay nagmamaneho, tumigil at lumabas sa sasakyan. Huwag tangkaing bumaybay sa tulay, overpasses o mga flyovers na posibleng mapinsala ng malakas na lindol. Kapag may lindol, huwag matakot. Ugaliin ang magdasal at maging handa laban sa anumang sakuna. Isang paalala ng inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846 Radyo Totoo. Sambuhay Interactive. Kapanalig. Kasambuhay. Kasali ka. Okay, welcome back po sa mga ating mga kapanalig at kasambuhay. Ito pa rin po ang ating Sambuhay Interactive Parish Bible Encounter. Nasa octave pa rin po tayo ng Easter, mga kapatid, no? At pag-uusapan natin ngayon ang isang pinakakilalang debosyon sa ating bansa para sa mga Katoliko, ang Divine Mercy. Kasi nga po ngayong ikalawang linggo ng Easter ay Divine Mercy Sunday na. Isang debosyon nating mga Katoliko Romano, ang dakilang awa ng Diyos o banal na awa. Kaya, di ba? Every 3 o'clock p.m. tayo nagdadasal nito. At nakilala ang debosyon ito dahil sa isang madring Polako at Santa na si Sister Maria Faustina Kowalska, nakilala bilang ang alagad ng awa na nabuhay noong 1905 hanggang 1938. Batay sa isang taludtod sa Biblia, humingi kayo at kayo'y bibigyan, humanap kayo at kayo'y makatagpo, kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan na sa kahit sino na naghahanap ng awa ng Diyos ay hindi makalayo. Ayon kay Kowalska, hiniling ni Jesus na ikomisyon ng isang larawan na may salitang Jesu upam tobie o Jesus, ako ay nananalig sa iyo na nakalagay sa ibaba.
At alam naman natin, napakarami talagang na-inspire at napakaraming naging fruits ng devotion na ito. At kasama na nga dito ang ibang mga kongregasyon, mga iba-ibang movements. At ngayon nga pong gabi, mayroon tayong special guests. Live na live po dito sa studio, ang dalawang batang-batang nag-aaspire na maging pare. Diba? Tamang-tama para sa ating Year of the Youth. Atin pong kilalanin ang ating dalawang seminarista mula po sa Religious Family of the Merciful Love at mula po sa Sons of the Merciful Love. Sila po, sina Alexis Victor Alday at si Rolando Santos. Pero bago yan, konting kwento muna. Kamusta pala kayo? Kamusta Roland and Alexis? Magandang gabi po. Kamusta? Right. Mabuti naman po. Okay, so kwento nyo naman kami. Kasi kami sa Society of St. Paul, no? Kami ay tinatawag ng mga Apostles of Media. Kasi nga, ang aming charism, ang aming mission, kaya kami tinatag ng aming founder na si James Albrione, ay para gamitin ang fastest means of communication para kami makapaghayag ng salita ng Diyos sa lahat. Kaya kami, nasa publishing kami, meron kami mga bookstores at nagagawa kami ng mga libro, nasa television kami, radio, at ngayon nga, meron din kami ng online presence. Kayo naman daw din ay bahagi ng isang pamilya. At yung ibang ninyong pari at madre na kasama namin ng World Congress of Mercy noong 2017. So kwento nyo naman kami ng kaunti tungkol sa inyong congregation at tungkol sa inyong bigger family. Opo. Magandang gabi po sa lahat po ng mga nakikinig sa atin. Ako po si Alexis Alday. Ako po ay isang postulant po ng Congregation of Sons of Merciful Love at ako po ay graduating philosophy student ng Christ the King Mission Seminary. So, ang kongregasyon po ang kinabibilangan namin ni Brother Rolando ay yung kongregasyon po ng Sons of Merciful Love na itinatag po ni Beata Madre Esperanza de Jesus. So, kaunting background lamang po tungkol po sa aming foundress na si Beata Madre Esperanza de Jesus. Siya po ay pinanganak noong September 30, 1893 sa San Tomera sa Spain. Siya po ang panganay sa siyam na magkakapatid at siya po ay nanggaling sa isang mahirap na pamilya. Sa katunayan po, sila po ay nakatira lamang sa isang dampa. At siya po ay nagtrabaho sa parokya ng Santo Rosario doon po sa kanilang lugar sa Spain. At doon po ay pinapag-aral po siya ng mga kapatid po nung pare, yung parish priest po ng parokya na yon. Tapos may isa pong incident nung siya po ay 12 years old na meron pong isang Carmelite na madre na kumatok po sa pintuan po ng kumbento po ng kanilang parokya. Ang akala po ni Mother Esperanza o ni Josefa, nung totoo po niyang pangalan ng mga panahon na yon, ay isang mendicant nun po na manghihingi po ng limos yung madre. So hinanapan po niya ng bag, ba't daw po walang dalang bag yung madre. Pero ang sabi po nung madre na yon, gusto daw po niya ipagpatuloy yung kanyang hindi natapos na misyon. So yung madre po na yon, later on po, nakilala po niya nung meron pong isang image ng isang santa na dinala po sa shrine po namin sa Colle Valenza sa Italy. At yung santa po na yun, na sabi po ni Madre Esperanza, ay yun daw po yung babaeng madre na nakita po niya nung siya ay 12 years old, ay walang iba kundi si Saint Teresa of the Child Jesus. Kasi po, di ba po, alam naman po natin, na yung mission po ni Saint Teresa ay ipalaganap po yung merciful love. So yun po, bali doon po nag-umpisa yung mission po ni Madre Esperanza na ipalaganap po yung merciful love. So ang talaga pong idol po niya na santa nung siya po ay bata ay si Santa Teresa ng Avila. So nung feast day po ni Santa Teresa ng Avila nung October 15, 1914, siya po ay pumasok sa buhay relihiyoso sa kongregasyon po ng Daughters of Calvary. Pero yung kongregasyon po na yon ay binubuo na po ng mga matatanda na po ng mga madre. So wala na po siyang parang pag-asa na lumago pa. So minerge po siya sa Claritian Missionaries. So bali si Mother Esperanza po ay naging madre ng Claritian Missionaries. Then nung 1930 po, parang nagpakita po sa kanya yung ating Panginoon na parang binibigyan po siya ng panibagong misyon. At yun po yung magtatagpo ng kongregasyon na about sa pagpapalagaan na po ng merciful love. Katulad po ng mission na iniwanan po sa kanya ni Saint Teresa nung siya po ay 12 years old. So nung 1930 po ay humingi po siya ng dispensation sa Vatican at ibinigay naman po sa kanya. At noon pong November 1930 ay dumating po yung letter of dismissal. And nung December 24 of the same year
ay itinatagpo yung aming kongregasyon ng Handmaids of Merciful Love, yung kongregasyon po namin para sa mga relihiyosa o para sa mga madre. At malaki po yung naging papel na ginampanan nila noong panahon ng giyera. Meron pong dalawang giyera sa Italy noong panahon na yon. Yung una po yung War of 1936 and then yung World War II po. So parang ang naging mission po nila ay tulungan po yung mga naging biktima nung giyera. At meron pong instance na nangyari po nung panahon po ng giyera na si Mother Esperanza po, sa sobrang dami po kasi ng mga tinutulungan po nila, ay sa tulong po ng awa ng Diyos, nagawa po niya magparami po ng pagkain sa pamagitan lamang po ng pagdarasal. So yun po. Oo, napaka-inspiring naman ang kwentong ito, no? Talagang may mga pagpapakita ng Panginoon. May mga pagdami pa ng pagkain. Gamit lamang ang dasal. Brother Roland, kwento mo naman sa amin yung inyong relation sa Divine kay Sister Faustina. Alam ko yung inyong foundress ay may relationship or sa kanya, naging instrumental para sa kanyang canonization. Can you tell us more about that? Magandang gabi po sa inyong lahat, mga tagapakinig. Mm-hmm. Ngayon po, nais ko pong ibahagi sa inyo ang relasyon o ang pagkakaugnayan ng foundress namin at ni Sister Faustina sa pagpapalaganap ng maawaing pag-ibig sa buong mundo. Base po sa mga istorya na ipinadala sa amin o pinaaral sa amin sa aming formation house, na habang nasa proseso po ng beatification at canonization, si Sister Faustina ay humingi po ng tulong ang ating mahal na Santo Papa San Juan Pablo Ikalawa sa aming foundress na humingi po ng tulong mm-hmm. ang ating mahal na Santo Papa sa mga writings ni Sister Faustina, na ang kung totoo daw po ba ang nilalaman ng mga diary ni Sister mm-hmm. Faustina. At ang sabi po ng aming mahal na foundress ay totoo daw po ito, at ito ay sinabi din sa kanya ng ating Panginoong Hesukristo. Ah, so siya pala ay naging bahagi ng process of canonization ni Sister Faustina, no? At syempre, inaabang natin balang araw na maging santa rin siya, di ba? Pinagdarasal natin yan. So, kwento nyo naman kami, kahit sino sa inyong dalawa gusto magkwento, tungkol sa inyong apostolate. Ano bang ginagawa ng Sons of the Merciful Love? Sa ngayon po, ang Sons of Merciful Love po dito sa Pilipinas ay nasa ika-anim na taon na po ng paglalakbay dito sa ating bansa. At ngayon po sa probinsya ng Bulacan, ay tumutulong po kami sa mga kaparian, lalong-lalo na po sa parokya ng Sagrado Corazon de Jesus sa bayan ng San Rafael, Bulacan. At ang aming pong kaparian ang siyang nagiging parish assistant priest. At dito naman po sa Kamaynilaan sa Quezon City, ang amin pong mga kaparian ay tumutulong sa parokya ng Mahal na Birhen ng Carmelo sa Project 6, Quezon City. Okay. So napakagandang gawain naman ng inyong ginagawa sa Sons of Merciful Love. Sabi nga, the harvest is great but the laborers are few, sabi ng ating Panginoon. Kaya naman, tayo nagpapasalamat sa Diyos tuwing meron tayong mga bagong bukasyon, katulad ng mga batang-batang guest seminarians natin ngayong gabi. Marami po tayong pwedeng pag-usapan pa, pero mamaya po, babalik po tayo dyan. Babalik po tayo pagkatapos ng ilang paalala dito lang po sa Sambuhay Parish Bible Encounter. Sambuhay Interactive. Makinig! Celebrating 50 years of Catholic broadcasting this Easter season. Member Catholic Media Network and Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po natin ay 32 minuto makalipas ang alas 8. Sambuhay Interactive. Kapanalig. Kasambuhay. Kasali ka.
Hello mga kasambuhay at mga kapanalig. Nandito pa rin po tayo sa National Shrine of St. Michael and Archangels dito po sa San Miguel, Manila. At kasama na po natin ang ating apat na teams dito po sa ating parokya. Pero bago po natin simulan ang ating quiz, reviewin po muna natin ang ating rules, ang ating mechanics ng ating contest. Chami? Unang mechanics ng ating contest ay bumuo ng grupo na may tatlong miyembro at sumali sa ating Parish Bible Quiz. Ang apat na grupo na napili ng parokya ang opisyal na contestant sa paligsahan. That's right. Number two, ang mga tanong ay mula sa mga pagbasa sa ating liturhiya mula Lunes hanggang sa darating na Linggo. Babasahin ito sa Filipino, ngunit sasagutin, maaaring sagutin sa wikang Ingles or sa Filipino rin. Ang mga maaaring gamitin reviewers ay ang Sambuhay English, Sambuhay Filipino, 365 Days with the Lord at Simbahay na gumagamit ng mga opisyal na teksto ng Biblia sa readings ng liturgy na approved ng Commission on Liturgy. Ayan. Paunahan po sa pagpindot ng buzzer pagkatapos basahin ang tanong. Hanggang 1 point bawat tanong at ang grupo na unang makaabot ng 3 points ay siyang tatanghalin na panalo. Ang kasunod, ang dalawang host, ang isang guest fallen ay bumubuo ng lupo ng hurado at sila ang may karapatang mag-validate ng tamang sagot. Ang desisyon ng lupon ay final at irrevocable. Ang mga winners ng parokya ay makatatanggap ng premyo mula sa St. Paul's at iba pang mga sponsors at ang mga ibang qualified na hindi naman nanalo ay makakatanggap rin po ng consolation prizes. Ngayon, kilalanin natin ang ating mga contestants. Ayan, ang ating mga magagaling na future Bible scholars. Yes, wow. That's right. Okay, first team, champ? Okay, for our first team, ang pangalan ng kanilang grupo ay Gabriel. Ito ay pinamumunuan nila Shaina, Ashley, Athena, and Edmark. Ayan. Palakpakan mo. Kaway sa camera. Kaway sa camera. Kaway kayo sa mga fans nyo. Right. Hi, hello. Ayan, and of course, thank you very much. Thank you. Ang ating second team ay ang pangalan ng kanilang team ay Michael, Team St. Michael. Sina po ay sina Tess, Leia, Vanjie, and Belen. Ayan po sila. Ayan, welcome po sa ating Parish Bible Encounter. Kaway-kaway po. Kaway-kaway? Yeah, hello. Ayan. Thank you very much po. Okay, for our next team is Therese. Binubuo nila Denver, Eugene, Julius, at Bernard. Hello, ayan. Kawayan yung mga fans nyo, yung kawayan mga magpapa nyo. Hello, hello. Mga friends. Ayan, very good. Thank you very much. At syempre, last but not the least, ang team Raphael na binubuo nina Carla, Lady, Michael, at Reynald. Ayan. Ayan sila. Kaway-kaway. Hi. Kaway-kaway. Okay. Alright. Mukhang ready na ang ating mga contestants. Ready na ba kayo? Mukhang excited na ba kayo? Ready na ba? Yes. Yun. Parang hindi mataas yung energy. Ulitin natin. Ready na ba kayo? Yes. Yan. Okay. So, wag na nating patagalin pa ito. Heto na ang mga questions batay sa mga pagbasa mula April 28 hanggang May 4, 2019. Okay. Alright. Babasahin ko po ng dalawang beses ang tanong at paunahan po sa pagpindot ng buzzer. Okay? First question. Multiple choice. Ayon sa John 20, nang muling nabuhay si Jesus at nagpakita sa mga alagad kung saan sila nagtatago, anong parte ng katawan ni Jesus ang kanyang ipinakita sa kanila upang sila'y maniwala na siya nga si Jesus? A. Kamay. B. Tagiliran. C. Kamay at tagiliran. D. Kamay at paa. Wait lang po. Oops, ulitin ko wait po ulit. Lang. Ayon po sa John 20, nang muling nabuhay si Jesus at nagpakita sa mga alagad kung saan sila nagtatago, anong parte ng katawan ni Jesus ang kanyang ipinakita sa kanila upang sila'y maniwala na siya nga si Jesus? A. Kamay. B. Tagiliran. C. Kamay at tagiliran. D. Kamay at paa. Wait. Wala pang go. Wala pa pang go. Kalma lang. Ready? Okay. Go! Sino po? Blue. Blue? Blue. Si Kuya. Kuya okay, Denver. Okay, ano pong ang sagot? Ang sagot po ay C. Ang C ba ay tama?
Opo, tama po ang let tama me see. Ang kanyang sagot. Kamay at tagiliran. First point goes to blue team. Alright. Okay. Ayan. Next question. Okay. True or false? True or false? Ayon pa rin sa John 20, nang muling nabuhay si Jesus at nagpakita sa mga alagad na nagkakatipon, ang una niyang sinabi sa kanila ay sumain niyo ang kapayapaan. Ulit, ayon sa John 20, nang muling nabuhay si Jesus at nagpakita sa mga alagad na nagkakatipon, ang una niyang sinabi sa kanila ay sumain niyo ang kapayapaan. True or false? Ready? Go! Sino po? Yellow. From the team, yellow team, team anong Gabriel. Iyong sagot? True? True? Tama ba True yan? Ba ang sagot? Okay, tama po. Tama. Okay. Okay, so 1 point for yellow and 1 point for blue. Okay, next question. Multiple choice ulit. Ayon pa rin sa John 20, sino sa 12 apostol ni Jesus ang wala sa lugar ng unang pinagpakitaan ni Jesus na muling nabuhay? Letter A, Mateo. B, Tomas. C, Andres. D, Bartolome. Ready? Go! Ay talaga, ma'am, si isa lang pong pindot. Huwag mo pong itiin. Baka bukas po sira ng buto. Blue team. Team Gabriel ulit. Okay po. Blue team? Ano po ang inyong blue. Sagot? B, Tomas. Sorry. B? Team Therese. B ang sagot? Tama! Alright, nakaka 2 points na ang ating Team yes. Therese. Team Therese, no? Yes, 2 points for the blue team and 1 point for the yellow team. Yung ibang team, habol po kayo. Makukuha kaya ni Brother Bernhard. Yan, medyo mahirap yung pangalan niya. Kamay sa dibdib. Alright, kamay sa dibdib ulit. Okay. Okay, next question. Multiple choice. Okay. Ayon sa John 3, sino ang nagsadya kay Jesus isang gabi upang magtanong ukol sa kung paano may papanganak muli sa Espiritu ang isang tao? Letter A, Nicodemo. Letter B, Judas. Letter C, Matatayas. Or letter D, Bartolome. Ready? Go! Alright, sino po? Blue again ako! Blue. Parang ito na ba? This is it? Sige nga. Ano ang tamang sagot? Anong iyong sagot? A. A nga ba ang tamang sagot? Tama! That's right. We have a champion. Ngayon, we have a winner. Alright. Team Therese, pumunta po tayo dito sa harapan. Yung blue team, yes. Punta po kayo dito sa harap. Dito po. Ayan. Talagang ginalingan nila. Yes, ano, talaga naman. At ang bilis ha. Ang bilis ng mga pangyayari. Ano bang secret natin niya? Sinong spokesperson? Anong ministry muna nila? Si Bernhard? Ministry of Altar Servers. Ah, sa mga altar servers pala ito. Okay. Kaya naman so, pala. So, anong secret? Anong tips ang bibigay niya sa mga future quizzers natin? Yes. Relax lang po. Tapos, magre-review po ng bago yung quiz. Okay, mag-review daw at relax lang kapag quiz. Yes, review quiz at relax. Iyon naman ayan. Talaga 'yon. Pero of course, nakatanggap sila ng yes. Ano ba 'yun naman ng ating premyo na ating bag? Prizes? Anong meron? Anong laman ng ating bag? Yan. Meron silang K+ Word Bible Diary for 2019 and meron pa silang paki-chain. Wow. At may maraming premyo. Ano pa 'yung isa? Meron parang necklace ba yan? Yeah, may frame prints. May frame prints ni Perpetual Health. Yan, very good. And then, meron pang poster. Yeah. Okay, so... So mga gustong mag-avail ng mga products ng ating mga nanalo na ating mga contestant, available po yan sa lahat ng St. Paul's bookstores nationwide. Yes. Yeah. So, syempre, hindi lang naman sila ang makakatanggap. Meron din tayo mga consolation prizes right. Sa so, mga tayo. Hindi nanalo. Yes. Palakpakan po natin muli ang ating champions. Ayan. At syempre, ang ating mga contestants dito po sa National Shrine of St. Michael and Archangels dito po sa San Miguel, Manila. Palakpakan po natin sila. Yes, congratulations ayan. Again.
Ayan, inaanyayahan po namin ang susunod na parokya po. Ano sa anong pupuntahan nating parokya, Chap? Yes, pupunta po tayo sa Nuestra Señora de Peña Francia de Manila, diyan sa Paco, Manila. Ayan, prepare na kayo diyan, no? Yan ang sunod nating i-raid na parokya. Yeah, tama. Ayan. And of course, maraming salamat ulit sa ating mga contestants. Magbabalik po ang Sambuhay Parish Bible Encounter pagkatapos ng ilang paalala. Sambuhay Interactive. Makinig. Narito na, Kuya Max! Kuya Max! May Kuya Mano! Kuya Max! May Mangosteen! Kuya Max! May Turmeric at Vitamin C! Kuya Max! Nasa Mercury na, 12 pesos lang SRP. Mahalagang paalala, ang Kuya Max ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Sambuhay Interactive. Kapanalig. Kasambuhay. Kasali ka. Okay, maraming magandang gabi po ulit sa ating mga kapanalig at kasambuhay. Maraming salamat po dyan sa ating mga contestants sa National Shrine of St. Michael and Archangels dyan po sa San Miguel, Manila. And congratulations sa ating Blue Team o at Team Therese. Napakabilis nilang nanalo. No, talagang nag-prepare sila at di sila nagpahuli sa pagsagot ng mga tamang kasagutan sa ating mga tanong. At ngayon naman po, kami naman po ang magtatanong sa ating mga tagapakinig dahil meron tayong bonus questions para po mapanalunan ninyo ang mga special prizes namin mula po sa St. Paul's at sa Radyo Veritas. Pero bago po yan, atin munang i-announce ang ating tatlong winners mula po sa ating bonus question last week. Ang ating pong tanong last week ay sa Ebanghelyo ni San Juan, chapter 18, nang ipinako si Jesus sa krus, ano ang tawag niya kay Maria nang ihabilin ito bilang ina ng kanyang mahal na alagad? Yan po ang ating tanong, no? At ang tamang sagot po ay babae. Ayan. So mula sa Ebanghelyo po ito ni John, chapter 18, verse 26, yan po ang ating mabuting balita noong Biyernes, April 19, 2019. At ang ating po mga nanalo para po sa ating katanungan last week ay si Kapitan Pamela Magallanes ng Novaliches. Congratulations, talaga naman, ha? Si Estela Rojas Yango ng Santa Maria Bulacan, malapit sa ating mga brothers. At Maria Telos, congratulations po sa inyong tatlo. Meron pang kapitan, ano? Akala ko, nagulat ako doon. Yan, salamat po sa inyong pagtangkilik. At ito po, i-announce naman natin ang ating bonus question para sa ngayong linggo. Ang ating tanong, sa ating Ebanghelyo mula sa 14th chapter ni John, sinong apostol o alagad ang nagsabi kay Jesus na ipakita nito sa kanila ang kanyang ama upang sila'y masiyahan? Muli po, uulitin ko, sa John 14, sinong apostol o alagad ang nagsabi kay Jesus na ipakita nito sa kanila ang kanyang ama upang sila'y masiyahan? Ayan po, ay text niyo po ang inyong mga kasagutan dito po sa ating official cellphone number na 0918-837-4827 o 0918-VERITAS. Muli po, ito po ay 0918
0917-837-4827 o 0918-VERITAS. Ayan po, huwag po kayong pahuhuli dahil marami pong, sana po manalo po kayo. Ayan po, ngayon po, balikan po natin ang ating mga kasama sa National Shrine of St. Michael and Archangels dyan po sa San Miguel, Manila. Dahil meron daw pong katanungan. Balik po tayo kay Brother Ian at Ate Chami. Hi, Father Albert. Hi, Father Albert. This time daw, Father Albert, kayo daw po ang magtatanong, no, dito sa ating remote location. No? Dahil kasama natin ang ating pinagtitagang liturgist ng Simbahang Katolika dito sa Pilipinas. No? Walang iba kasi Father Jenny Diwa. Right, Chami? Yes, right, Chami? Tama ka dyan, Brother Ian. And Father, ano po ba yung itatanong natin kay Father Jenny? Ayan, ano, medyo kinakabahan tuloy ako dahil si Father Jenny ay professor po rin ng ilang mga subjects sa LST. Kaya para akong bumabalik sa aking pag-aaral at sa mga exam ni Father Jenny. Father, magtatanong po ako. Ano po ba yung kahalagahan ng pagdedebosyon natin sa Divine Mercy in relation sa ating celebration of Easter? At follow-up question na rin po, bakit po kaya pinagdiriwang natin ang Divine Mercy sa second Sunday of Easter pagkatapos po ng Easter Sunday? Nagsimula itong pagdiriwang nito noong year 2000 nang idineclare ni St. Paul, John Paul II, The second Sunday of Easter will also be called the Divine Mercy Sunday. Ang konteksto kasi noon, in the year 2000, nag-prepare tayo for the Jubilee of the New Millennium, no? So, ang pinaka-mindset ni St. John Paul II was that it is the Divine Mercy and the confidence and the trust in the Divine Mercy that will help us to see and to embrace all the struggles and all the challenges of the new millennium. Yun yung pinakaano niya, na walang ibang makabubuo ng bagong siglong ito kung hindi ang awa at pag-ibig ng Diyos. Na siya din namang bumuo ng mga siglong nagdaan. Kaya iminungkahi niya na sa buong simbahan tuwing ikalawang linggo ng muling pagkabuhay ng Panginoon ay tatawagin at bibigyan natin ng diin yung awa ng Diyos para sa atin. Makikita din naman natin dahil dun sa Gospel ng second Sunday of Easter yung mensahe ni Jesus, whose sins you forgive, they are forgiven, whose sins you retain, they are retained. So ikinonnect niya yun doon na ang unang anong relationship ng Divine Mercy at saka ng muling pagkabuhay. Si Jesus ay namatay sa krus at siya ay muling nabuhay upang ipahayag sa atin ang awa ng Diyos ay hindi magagapi ng kasalanan at kamatayan. Kaya't ang kanyang mensahe nang siya ay muling nabuhay, ang unang ibinigay niya sa kanyang mga alagad nang siya ay nagpakita sa kanila ay ang patawarin ninyong mga kasalanan ay pinapatawad at ang mga kasalanan hindi papatawarin ay hindi pinapatawad. Anong ibig sabihin? Ang tagumpay ng awa ng Diyos. Laban sa kasalanan at laban sa kamatayan. Kaya makikita natin yung ugnayan ng muling pagkabuhay at ng awa ng Diyos sa atin. Ang muling pagkabuhay, ang pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus ay upang ihatid sa atin ang awa ng Diyos. At wala namang ibang dahilan nito kung hindi upang tayong lahat ay mabuhay at managana sa awa ng Diyos. Ayan, talagang walang kupas pa rin si Father Jenny. Maraming salamat, Father. As our token of appreciation, tanggapin po ninyo itong aming Divine Mercy. Yeah. Ang cute naman itong ating tagabigay ng token cute, parang, of appreciation. Yes, very cute. Ayan, may sumasayaw-sayaw pa siya. Yeah. Ayan. Maraming salamat. Alright, so mga gustong mag-pilgrimage dito po sa ating parokya, punta lang po kayo dito, no? Lalong-lalong na malapit na ang ating Divine Mercy yes, Sunday. Yes, no? Tama. And of course, maraming salamat, Father Jenny Diwa. At ang ating mga parokya, yes, ano po? Yes, maraming salamat po. Dito sa ating parish, no? At sa ating mga contestants, no? At mga kapanalig, abangan niyo po kami diyan sa Nuestra Señora de Peña Francia de Manila
dyan po sa Paco, Manila. Chavi? Yes, and maraming salamat mga kasambuhay at mga kapanalig. Ako po si Miss Mary Joyce Chamorro. Magkita-kita po ulit tayo sa May 3. Dito lang sa masayang Sambuhay Parish Bible Encounter. Ako po si Brother Ian ng Society of St. Paul. Doing all for the gospel. Sumayin niyo ang katotohanan. Balik po muna tayo sa studio, Father Albert. Father Albert. Okay, maraming salamat po. Unang-una kay Father Jenny Diwa. Na talaga naman, no, talagang naipaliwanag ng malinaw ang ating katanungan. Wala na po ako naidagdag na tanong dahil talagang satisfied ang aking curiosity tungkol sa aking nais malaman tungkol sa Divine Mercy. Maraming salamat din po sa lahat ng ating mga taga-parokya dyan po sa National Shrine of St. Michael and Archangel San Miguel, Manila. Maraming salamat po sa inyong suporta. Salamat din po congratulations po sa ating blue team muli na ang Team Therese dahil sila po ang nanalo ngayong linggo. Next week, tayo po ay dadalaw sa Nuestra Señora de Peña Francia de Manila, dyan po sa Paco, Maynila. Kita-kita po tayo dyan mga kapanalig at kasambuhay. See you next week. At ngayon naman po, balikan natin ang ating dalawang guest na si Brother Roland at si Brother Alexis. Baka gusto nyo mag-promote, chance nyo na to para sa mga batang lalaki o pati sa mga babae na gusto sumali sa inyong sister congregation. Sige. Ang aming pong kongregasyon ng Sons of Mercyful Love ay matatagpuan po, unang-una po, yung aming formation house sa bahay sa Malipampang Bulacan, Malipampang San Ildefonso, Bulacan, at yung isa po naman po namin formation house ay nasa 72C Visayas Avenue, Basra. At yung amin naman po handmade sa Merciful Love, yung para po sa mga naganais maging madre o religyo, ay matagpuan sa National Shrine of Mercy sa po. Oh. Brother Roland, ika-3 hanggang ika-5 yung lukuyan ay magkakaroon po kami ng search income sa Amation Hub sa Subulacan. Ang lahat po ng kabataang lalaking may edad 13 taong gulang pataas ay inaanyayahan po. At maaari nyo rin po kung i-like yung Facebook page po ng aming congregation, Sons of Mercyful Love PHL, para po sa mga activities and for other informations po. Ayan. Alam niyo na po, napakadali nilang ma-reach. So kung meron po kayong interest, include sa ating Panginoon na Congress, na pag
Sa ngala ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Alright. So bago po ko tuloy ang magpaalam, nais ko lang pong bumati sa aking mahal na inaanak, si Johan Chester Celon. JC, happy birthday! At happy birthday din po sa ating kapatid na nasa remote, ngayon isa po sa ating staff at junior Pauline na si Brother Sebastian Baste Gadia SSP. Ayan, so happy birthday sa inyong dalawa. Sa ngalan po ni Father Paul Marquez at ni Father Domi Guzman, ako po si Father Albert Garong ng Society of St. Paul, doing all things for the gospel, sumayin nyo ang katotohanan. Inihandog ng Society of St. Paul Philippines Macau at Veritas 846 ang Sambuhay Interactive. Isang oras ng Parish Youth Bible Encounter on Air. Encuentro sa buhay.